The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff, and good morning din kay Kuya Al Mendoza. Good morning, Brad. Good morning. Good morning, Ted. Morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan. Pastor, pinahaba kayo. Morning, kamusta sa inyo, sa kainta? Medyo puyat ako, inaalalayan ko, pero praise God naman, hindi naman umapaw yata sa Marikina. So, hindi nag-overflow sa amin dito mga taga-LA. Taga-LA kasi ko, Cha. LA as in Lower Antipolo. Yes, Lower Antipolo. Kaya mababa talaga sa amin. Barangay Mayamot. Yeah. So, you thank God at least, di ba, hindi binahasin na pastor? Kasi karamihan dyan sa mga malapit sa Marikina River na nakatira, hindi talaga, nagbabasa ako ng mga posts kagabi on Twitter and Facebook, ang daming hindi nakatulog, binabantayan si Cardi. At yes, marami nga ngayon, Brad, ano, ang mga naharap sa pagsubok. Kung nagdasal natin, oo. Opo, yung mga binaha, hanggang ngayon, may tubig pa rin sa kanilang mga barangay. At sila po'y kasama po sa ating panalangin this morning. Ngayon pong pagkakataon po na ating mapag-aralan po ang magandang balita. Go ahead, Brad. It's all yours. Yes. Ted, napapanahon yung topic natin. Ano? But before that, batiin ko lang si Tita Connie at ang kanyang anak na si Walter Albutra at si Apolinario at Lucena Ibahan. Kagabi, nag-pray kaming family kasi nga may mga miyembro kami, Ted, sa church na mga binabayo rin ng matinding bagyo. Yung magulang ko rin sa kabanatuan, matindi rin doon, Ted, ang pinagdaanan nila. But nevertheless, kasama po ng buhay natin yung mga bagyong tulad na to, at tayo po ay patuloy manalangin. Kasi po, sinabi naman ni Jesus yan, in this world, you're gonna have all these troubles. But sabi nga niya, take heart kasi merong pag-asa pagka tayo nasa Diyos. Pag-usapan natin isang bagyo din na na-encounter ng mga disipulo nung kasama nila si Jesus sa isang bangka. Sabi ni Jesus, ang hapon, tumawid tayo sa kabilang ibayo sa Sea of Galilee. And then habang naglalayag sila, may matinding bagyong dumaan at yung bangka nila hinampas ng malalaking alon, sabi dun sa Mark, na book ng Mark, at halos mapuno ng tubig. And Ted, we're talking of expert fishermen and yet, takot na takot tong sila Pedro and sila John. So talagang matindi yung pinagdaanan nilang bagyo. Imagine ko na nagsasagwan si Pedro, si Juan, nagsasalok ng tubig palabas. Nasaan si Jesus ng mga panahon na to? Sabi dun sa Biblia, siya'y natutulog dun sa stern, dun sa kabilang dulo ng bangka at nakahiga sa unan. Paano nangyari yun? Ano? In the midst of a storm, so at peace ang ating Diyos na si Jesus na nasa katawang tao niya. No? In fact, nung ginising siya ng mga disipulo, may tone of accusation, sabi, Guru, wala ka bang pakialam na mapahama kami? Don't you care if we drown, sabi. And then, na-imagine ko, inaabot na nilang sagwan o timba si Jesus para tumulong, but then si Jesus bumangon at naglakad sa dulo ng bangka. At hindi mo siguro ma-imagine, ba't ganong ginawa na to? Nag-i-sleepwalking ba siya? And that lalo sila nagulat kasi kinausap yung hangin. I mean, Ted, Jack, I mean, let's be realistic. Bumabagyo, halos tumawab ang bangka, kakausapin mo yung hangin at saka alon. Di ba parang, ano ba naman tong kasama natin? Nakipag-usap pa, di ba? Sinabi ni Jesus, tatlong words lang, Ted, quiet, be still. At parang on-off yung bagyo at hangin at alon. As in, the Bible says, it was completely calm. Wala nang ripple effect na dinuduyan-duyan pa yung bangka. It was completely calm. Bakit? Because the very same mouth na nagsabing, let there be light, let there be water sa book of Genesis, is the same mouth na nagsabi at nag-utos sa kanila, tumahimik kayo. Pinakita lang po ng Diyos ang power niya. Pwede naman niyang gawin yung kahit di niya sabihan yung hangin at alon. But pinakita niya sa mga disipulo niya, I am in full control. Even atong mga bagyo na to. In fact, natakot ang mga disipulo kasi sino tong taong kasama natin na kahit ang mga alon at tubig, hangin, sinusunod siya. Pinapakita lang po ng Diyos, wala pong bagyo na mas malakas kesa sa Kanya. At kung kayo man po'y dumadaan sa dagok ng buhay, maaaring hindi bagyong literal, maaaring bagyong pinansyal, bagyong physical, bagyong emosyonal o relasyonal, alam niyo po ang Diyos natin kung tayo lalapit sa Kanya. Kung tayo hihingi ng tulong sa Kanya, tahayaan natin siyang dumiskarte sa Kanyang pamamaraan, kaya po niyang patahimikin lahat ng bagyo at puno sa buhay natin. Kaya sa Marcos 4:39, ito po ang ating versikulo ngayon, bumangon si Jesus
sinaway niya ang hangin at tinutusan ng lawa. Pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Tayo po'y magdasal, Panginoon. Ginawa mo to 2,000 years ago. Alam namin, Lord, you are the same God that we worship back then, we worship today, and we will worship tomorrow. Kaya Panginoon, kami po'y naniniikluhod sa iyo, sa mga kababayan naming sinalantangay ng bagyo, mga nasa center pa rin, Lord, nasa evacuation center, nilalamig, giniginaw, may sakit. Lord, nililift up namin na aming mga kababayan, Lord God, na bigyan niyo po sila kahit ng comfort, Lord God, that during this time, in the midst ng pinagdadaanan naming bagyo, nawala ng bahay, nawala ng ari-arian, nawala ng mga pagkakabuhayan, Lord, ikaw po ang Diyos na patuloy na tumitingin sa aming mga pangailangan at tumutugon. Panginoon, alam namin sa piling mo lang sa langit, wala nang mga ganitong klaseng problema. Kaya nga during this time na nandito kami sa lupa, Lord, i-remind mo kami na hindi ito ang aming final destination. Na meron kaming nilulook forward na destination na wala na lahat ng mga bagay na masasama tulad na itong mga unos at daluhong na katulad na ito. Lord, i-comfort mo ang bawat isang nasalanta ngayon. Tugunan niyo po ang kanilang mga pangailangan. At sa mga na matayan, Lord, i-comfort niyo rin po sila na ultimately you are in full control and you are in charge. At ikaw po pala nakakaalam ng mas maganda sa amin. Salamat po sa pagkakataon na to sa inyong aruga at pagmamahal sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. At aming pong panalangin din para po kay Brad Jeff. Lord, Panginoon, alagaan niyo po siya lagi at ang kanyang pamilya. Itong aming dinudulog po sa inyo sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Alright, Brad Jeff, salamat na marami ulit sa panahon at sa pagkakataon. And I'm sure ngayon na chillax ka lang muna dyan. Kasi nga din sa, practically walang pasok ngayon sa lahat, no? Maliban doon sa mga frontliners nga, sa mga relief operations. Sige, so ikaw ba'y maglalabada? Kasi mukhang aaraw na daw, sabi ng pag-asa. Ted, binabad ko kagabi yung mga basahan, yung mga naiihian ng mga aso namin. So, may umaraw. Kala ko nga makakalusot na ako kay Grace. Eh. Sabi niya, Han, umaraw. So, tuloy ang labada. Tuloy yan, ang labada. Yan si Brad Jeff Eliscopides. Multitasking. Naman. Oh, sige. Hindi ako makalusot, Ted. Hindi ako makalusot. Ang tindi ng sikat ng araw, Consul Joe. Oh. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Thank you. Alright, Ted. Once again, thank you so much for the opportunity. Doc June and Karen Aguilar, good morning sa'yo. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.